Hello everyone! Ito yung tip ko sa inyo paano magbalat ng bawang na mabilisan. Kasi dito sa place ko, mas gugustuhin ko na lang bumili yung isang balot na 1 kilo kasi bumili ako ng tig 80 cents which is dalawang ganito lang siya. Oh, dalawang ganito lang, 80 cents. So ito, 1 kilo siya. It's only $4.99 ito. Nakasave ako. Ngayon, ang ginagawa ko para hindi siya mabulok na madry lang na nakalagay lang dyan sa sulok, ibinabad ko siya sa tubig para madali kong balatan bukas pag galing ko ng work. And then, ilalagay ko lang siya sa freezer after. And then, pag kailangan ko, pag nagluto ako, maglalabas lang ako, dalawa, tatlo. Ganun. So, madali na lang siya balatan pag nababad siya. Ito siya ngayon. So, nababad ko na siya like 10 minutes na. So, pwede na actually siyang balatan. So, wala akong time mong punaw. So, I'll do it in the morning. Pagkagaling ko sa work. Tapos naman, yung ginagawa ko naman sa kamatis, dahil mag-winter na dito, yung ginagawa ko, ito siya, oh, mas marami na kasing hinog. Ilalagay ko to sa freezer. Tapos, pwede ko siyang gamitin pag nagsigang ako ng ulam. Ito kasi binili ko siya, green pa siya. So, slowly na, nahihinog na rin siya. Ayan, so, lalagay ko yan sa freezer bukas. At pag nagsigang ako, pwede ko nang gamitin kaysa naman mabulok lang siya. Ayan siya. So, ito siya. Ito lang yung tip ko sa inyo para sa madamihan na pagbabalat ng bawang. Ito lang yun siya, ang tip. Minsan kasi nakakatamad actually magbalat ng ganito eh. Nakakapagod, diba? So, ito lang yung tip ko sa pagbabalat ng bawang. Pag maramihan ang gagamitin ninyo. Like, mga occasion, mga ganun. Ito kasi, lalagay ko lang sa freezer after kung mabalatan niyo. And then, like I said, pag kailangan mo, maglalabas lang ako. So, nakasave pa ako ng pera instead of buying ng paunti-unti. Yun lang, friend. Maraming salamat. See you again. Hello, I'm back from my night shift. Andito na ako. Babalatan ko na yung binabad ko na bawang. From here, tinanggal ko na siya at nilagay ko na siya dito. Actually, naumpisahan ko na siya. Nandito na yung bawang ko na nabalatan. Ang bilis balatan. Pwede mo siyang gamitan ng kutsilyo para balatan. Lalo mas madali. Kaya ito na siya. Ang bawang ay maganda rin ito sa may problema sa blood pressure. Like hypertension. Nakakatulong ito. So, mas maganda nga pag i-take mo ito ganito instead of yung tablet. Meron kaming resident day everyday. She's taking 1.5 milligram of garlic. Ano siya? Tablet siya. So, everyday siya nag-take. Guys, this is a magandang tip para sa inyo, lalo na pag sa mga large locations sa probinsya, usually nagbabalat ng maraming bawang, ganun. Ito lang yun, para madaling nakikita niyo na yung kamay ko, medyo dry siya kasi sa work, hindi ko na mabilang kung ilang beses kami gumagamit ng sanitizer.
ilang beses kami maghuhugas ng kamay. Kaya yan ang kamay, nagda-dry. Buti nga hindi ako allergic sa mga ano sa sanitizer. If allergic ako, ewan ko lang walang sure na mga kamay ko. Pero yung iba allergic sila eh, kahit sa gloves. Allergic sila sa ganun. Ito, napakabilis o. Ayan. Pag natapos ko to, ilalagay ko siya sa freezer. And then, pag kailangan ko magluto, kukuha lang ako ng 2 or 3 piraso para magamit ko. Nakatipid pa ako. Ayan siya. Ang bilis nila. Kumusta ang gabi ko? Medyo busy. Medyo busy sa work. Siguro naka-rest lang ako ng 30 minutes. Other than that, in and out sa resident room. Ganun, pagod. May monitoring mga ganun. Ay, pagod. Mahirap kumita dito sa abroad. Pagdating mo sa bahay, ikaw pa magluluto ng pagkain mo. Ikaw pa maglalaba. Ikaw pa mlamlamlan siya. Diba ang hirap ng buhay? Whereas sa Pinas, kuya-kuya, koy. Eh, kung tutuusin din naman, mas masarap pa rin ang buhay sa Pinas. At least doon, may bakuran ka lang. Pwede ka na magtanim ng mga gulay. Dito, kailangan mo bilhin lahat. Pero ako, meron akong tanim na kamatis dun sa ano, dun sa isang pot, dun sa may harap. Namunga naman siya ng 15 na piraso. Pero hindi gaano lumaki yung bunga. Pero nahinog siya eh. Kasi nga ano, hindi masyadong naarawan. Ang kamay ko hindi kagandahan kasi lumaki kami sa farm. Mahirap lang buhay namin noon. Lumaki kami sa farm. Kaya kung sa hirap, marami rin kami pinagdaanan sa hirap. Kung sa asin lang na ulam, wala yan. Dumaan ako dyan. Kaya dumating man yung panahon na magbago ang mundo, wala na tayong mabilhan dahil kontrolado na tayo, babalik tayo sa ganung buhay. Kaya ko. Kaya namin. Magandang lumaki sa hirap kaysa yung lumaki ka na wala kang alam sa buhay na mahirap. Marami na akong nabalatan. Ito na siya. Look at this. Ayan. Okay, ito na lang sa zip lang mami. Bilis. So, ito yung tip ko sa inyo, guys. And I hope nakatulong din ito sa inyo, lalo na sa mga probinsya na gusto nyo mag-prepare sa malaking occasion and you need this. Ito lang yung tip ko, ibabad ninyo. 1 to 2 hours or half an hour to an hour maybe, that will help. Pero I would suggest na medyo mas matagal, mas madali din. Hanggang sa masok yung balat ng bawang. Yan siya.
Okay, salamat sa panunood. Ito na yung aking garlic. Then, ilalagay ko na siya sa Ziploc. And then, lagay ko sa freezer. Thank you for watching.